Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Ngayong araw ay magluluto tayo ng Bicol Express. Pero bago natin umpisahan, mag-subscribe ka na muna sa ating channel at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ang ating mga gagamitin, 1.5 kg pork belly or liempo. At ikakat natin to ng bite size. 2 tablespoon cooking oil or mantika. 1 whole minced garlic. Ang ating 1 big chopped onion. 3 tablespoon na shrimp paste or bagoong. Ito yung nabibili lang sa palengke na hindi pa nagigisa. Ang ating 1 teaspoon na salt. Ang ating 1/2 teaspoon na black pepper. 12 pieces red Thai chili. Pwede din yung siling labuyo sa atin. Ang 12 pieces na green Thai chili or siling pang sinigang na mas mainam gamitin kung may available. Gagamit din tayo ng 1 can coconut cream. Ito yung tinatawag na kakanggata sa atin or yung unang piga na galing sa niyog. At ang ating 1 can na coconut milk, ito na yung pangalawa or minsan pangatlong piga. So guys, bago tayo mag-umisa, pansin nyo na muna tong wok ko na bagong-bago. At since mainit na ang ating wok, ilagay natin ang ating mantika at painitin lang natin to ng bahagya. Ilagay na natin ang bawang. Lutuin lang ng bahagya. Tapos isusunod natin ang sibuyas. Lutuin lang natin hanggang mag-caramelize ang onion at ang garlic. Pero guys, huwag hayaang masunog, ha? At dahil nag-caramelize ng ating onion at garlic, ilagay na natin ang ating 1 teaspoon na salt. At ang 1/2 teaspoon na paminta. Isusutay lang natin ng saglit bago natin ilagay ang ating pork belly or liempo. Haluin lang natin ang ating karne sa ating mga ingredients. Kapag nahalo ng bahagya, tatakpan lang natin at isisimmer ng mga 3 minuto. Kung mapapansin nyo guys, medyo fresh pa ang ibang parte ng karne. Hahaluin lang natin to at isisimmer natin muli for another 3 minutes. Balikan natin ang ating niluluto. Kung mapapansin nyo, halos nag-light brown na lahat ng karne. So, haluin lang natin to ng bahagya pa.
Isunod na nating lagay ang bagoong or ang shrimp paste. Guys, sa atin walang problema ang pagbili ng bagoong. Pupunta ka lang sa palengke at bibili ka doon sa mga tinatakal na bagoong na pwedeng kulay pula or kulay puti, di ba? At dahil wala dito niyan sa amin, bumili ako nung nakabote na. Ito yung nagisa na at nasangkapan na ng medyo matamis. Ang ginawa ko lang, hinugasan ko para bumalik ang original na lasa at mahabol natin ang tunay na lasa ng Bicol Express. Sa puntong ito, ilagay na natin ang isang lata ng coconut milk o yung tinatawag na pangalawang piga ng gata ng niyog. At tatakpan lang natin at hayaan natin mag-simmer like for about 5 minutes. Sa puntong ito, ilagay na natin ang siling pula. Guys, sa ating recipe ngayon, gumamit tayo ng 12 pieces na red Thai chili. Pero kung ikaw ay nasa Pinas at siling labuyo ang iyong gagamitin, eh bawasan mo ng konti. Pero depende pa rin yan sa tolerance mo sa anghang. Tatakpan muli natin siya at isi-simmer ng another 5 to 10 minutes. Guys, kung mapapansin nyo, medyo nag-reduce na ang ating gata. Halu-haluin lang natin para hindi masunog sa ilalim. Guys, hindi ko lang na-i-record pero nilagyan ko ito ng 1 cup of water dahil natutuyo na ang ating gata. At sa puntong ito, ilagay na natin ang coconut cream or yung kakang gata na tinatawag. Isunod na rin natin ang ating green Thai chili. Guys, wala lang kasing siling pang sinigang dun sa supermarket kung saan ako namaleke. Kaya ito na rin lang ginamit ko. I-simmer na lang natin to hanggang sa lumambot na ang ating karne. Guys, make sure na binabalik-balikan natin at halu-haluin hanggang sa mag-reduce ang liquid at mag-render ang fat ng pork. Ayan kasi ang masarap sa Bicol Express, yung nakayakap yung gata sa karne at nagmamantika. Wow! So guys, habang pinapalambot nating ating karne, shoutout muna kay 99 Iwina. Sabi niya, excellent! I made it for the first time by following your cooking instruction. Awesome, Jeff, and thanks! She's repairing doon sa pork adobo video na ating ginawa. You know guys, nakakataba ng puso kapag alam mo ang video ang ginawa mo ay nakatulong sa isa nating kabayan. Maraming salamat po! Galing naman kay Aliyah Smith, sabi niya, thanks for this video, I was going to throw out my chicken skin but I felt like I could use them. Thanks for the tips. And thanks to you too, Ms. Aliyah, for watching the video. Galing naman kay Anita Dumpit, sabi niya, mouth-watering your recipe, I'm sure very delicious. I will try this when I go for vacation in Philippines. Maraming salamat po sa panonood and yes, please, try nyo pong lutuin and let me know po kung anong naging result ng iyong niluto, ha? At guys, ito na ang ating niluluto. Malambot na ang karne. Hahaluin lang natin to ng bahagya at pwede na itong iserve. Guys, bago nyo i-turn up ang apoy, kailangan nyo muna itong tikman at dagdagan ng asin kung kinakailangan.
Presenting ang ating Bicol Express. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, paki-like na lang po at paki-share na rin po sa inyong mga friends. At muli, maraming pong salamat sa panonood.